Magandang hapon mga kapatid, ako po si Mon Gualvez. Live na nagbabalita dito sa Talisay City sa Negros Occidental, kung saan patuloy na nagsasagawa naman ng pangangampanya itong si Senator Manny Pacquiao. Particularly, siya ay nakatakda maglunsad ngayon ng isang motorcade dito sa lugar. Kasama pa rin niya ang kanyang misis na si Jinky. At nakatakda nilang puntahan din ang ilang mga palengke dito sa lugar bilang kanilang strategy or estilo sa kanilang pangangampanya, no? Kasi ang gusto talaga ni Senator Manny Pacquiao, makausap mismo on the ground ang mga mahihirap. Ayaw niya ng mga nakasetup na mga entablado, na mga nag-iimbita ng artista, kundi siya mismo gusto niya marinig yung hinaing, yung mga concerns ng mga mamamayan, no? Particularly nga yung iba't ibang sektor ng lipunan. At sa ngayon, nakatakda nilang puntahan naman ang ilang mga market vendors dito sa lugar. At kahit tanghaling tapat, kahit mainit, talagang ang ilan sa mga residente nagsatsaga sa kalsada, makawayan lang at makita lang, no, itong si Senator Pacquiao. So kanina nagkaroon sila ng courtesy visit sa Silay, maging sa dito nga sa Talisay City sa Negros Occidental. This is his third day, mga kapatid, no? 2 days sa Iloilo, third day naman ngayon dito sa Metro Bacolod. Yan yung Silay, Talisay at Bacolod City. And then afterwards, bukas, he will continue his campaign naman sa Negros Oriental, particularly in Dumaguete City. At sa mga nanonood po ngayon, magandang hapon sa inyo mga kapatid. Again, nakatutok tayo sa pangangampanya ni at this time nandito naman siya sa Visayas. Okay, medyo pinapaspasan nila ngayon kasi they need to go to the market kung saan marami din nag-log. Ayan. Sa mga nagtatanong kung bakit parang walang tao, kasi yung area mga kapatid, it's actually a road na hindi siya residential area, no? So, mauna ka mo! Mauna ka mo! Mauna! Nausukan na. Nausukan na yun. Nausukan na sila. So may mga ilan, mga residente na talagang they're really amazed, no, kapag nakikita si Senator Pacquiao. One thing is because talagang, syempre, he's an icon. Talagang world boxing champion. Kaya lahat sila hindi makapaniwala na nakakamayan. Nakikita in person, yun yung ilang reasons na mga kababayan natin kung bakit gano'n na lang yung pagkagulat nila at pagka-excite sa tuwing nakikita si Pacquiao on the road. Kasi talagang nagagawa lang ito ni Senator Pacquiao noon kapag mga heroes welcome, kumbaga, no, yung mga homecoming ni People's Champ. Pero ngayon, dahil nga parte ng pangangampanya, mas mabilis na nakakaabot kahit pa paano yung mga residente, idolo man siya sa boxing o siya ang iboboto sa pagkapangulo. Ayan, yung mga nagtatanong kung magba-back out ba,
si Senator Manny Pacquiao, ilang beses na po natin natanong yan sa kanya, and he said no. Tuloy siya sa laban, isa siyang fighter, sinasabi niya wala siyang inuurong ang laban inside or outside the ring. Yung iba mga nasa sasakyan talagang humihinto makawayan lang si Senator Manny Pacquiao. Saan po ito? We are in Talisay City sa Negros Occidental, mga kapatid. At patungo kami sa ilang palengke ng lugar kung saan nakatakdang ang kausapin ni Senator Manny at kumustahin ang ilang mga market vendors po doon. And we'll just siguro yung live natin hanggang sa market na lang muna para makita lang natin kung paano yung gagawin ni Senator Pacquiao. Bakit walang tao? Kasi po again, ito ay isang main road, no? This is not a residential area para mga business establishment, kaya yung mga nakikita nyo taong mangilan-ngilan na nasa gilid, mga naglalabasan po yung mga empleyado mula sa iba't ibang mga establishmento, mga negosyo. Yan. So, mga sasakyan talaga halos yun nandito, no? And ang ilan siguro nagulat na lang din na ayan, si Senator Manny is here personally campaigning, waving his hands, no, sa mga tao. Karami sa mga tao humingi t-shirt. Yan. Ito parang grupo ng kabataan to. Are we there yet? Are we there yet? We are not yet there. Nangaling tapat mga kapatid, pero nagsasagawa ng motorcade itong kampo ng Team Pacquiao. Kumbaga, itong pagkaway-kaway ni Pacquiao sa kalsada ay hindi na bago sa kanya. Madalas yan itong ginawa noon sa tuwing siya nga ay pumabalik sa bansa matapos manalo sa kanya mga iba't ibang mga boxing bout. So ito, ilan sa mga residente na nandito sa lugar. Wow, dami tao. Yeah, it sounds sarcastic, pero yun nga, probably dahil hindi nga po ito residential, pero kung we're going to describe it, hindi talaga ganun karami din, no, yung tao. At hindi ko rin alam mga kapatid kung bakit sa main road sila kasi nagpunta. Probably because ito yung best way papunta naman po doon sa palengke. Yan, so sa mga kakapasok pa lamang at kakapanood pa lamang, ang ilan lumalapit kay Pacquiao para makamayan mismo at hindi madamot si Senator. So, ayan mga kapatid, medyo nawala na tayo ng connection kanina, pero patuloy pa rin na ginaganap yung motorcade ni Senator Manny Pacquiao dito sa Talisay City sa Negros Occidental. Galing sa City Hall, patungo si Senator Manny sa ilan sa mga palengke dito sa lungsod para nga again, kausapin, kumustahin at alamin yung mga concerns ng mga market vendors dito sa City of Talisay. So kasama pa rin niya ang kanyang may bahay na si Jinky. Walang kasamang senatorial candidate si Senator Manny Pacquiao, going solo, maging ang kanyang running mate na si Congressman Lito Atienza, hindi rin niya kasama, lalo't nagpapagaling pa ito mula sa kanyang operasyon sa tuhod at patuloy yung kanyang physical therapy na ginagawa. So medyo malayo pala, medyo malayo-layo rin yung, ano, yung palengke na kanyang pupuntahan mga kapatid, no? Bilis ng takbo ng caravan. Opo, kasi medyo hinahabol dahil after the market visit mga kapatid, nakatakda siya makipag-courtesy visit naman po sa gobernador dito sa probinsya. Tayo ng merkado, sir, baka diretso na lang sa probinsya. Yung palengke ng Talisay. Lagpas na.
So kanina sumakto naman na kung saan natapat tayo sa mismong merkado o sa market, eh doon naman nawala tayo ng signal, mga kapatid, no? Pero ngayon, kaya pala dire-diretso na, pakita ko lang sa inyo to. Ayan. Papasok tayo Bacolod. So papalabas ng ano? Papalabas ng talinsa, papasok ng Bacolod. Ngayon mga kapatid, patungo na ng Bacolod City itong ating biyahe. Itong ginagawang motorcade. Mabilis ang takbo kasi nga hinahabol din yung schedule naman ni Governor nitong Negros Occidental. Hindi na natuloy yung pagpunta sana ni Senator Macquiao sa palengke ng Talisay, maybe because of the schedule, mga kapatid, no. So abangan ninyo lang ang ilan pa sa mga update, no, ng ginagawang pangangampanya ni Senator Macquiao dito sa probinsya. At may report po ako sa Frontline Pilipinas mamaya tungkol naman po ito sa sinabi ni Senator Macquiao na kung sakasakaling si BBM daw ang mananalo o si former Senator Bongbong Marcos, eh maasahan na raw na maaari magkaroon ng panibagong martial law sa Pilipinas. Kung bakit, abangan niyo po yung buong detalye sa aking report mamaya po yan sa Frontline Pilipinas alas 5:20 ng hapon sa TV5. Habang syempre sa iba't ibang newscast po ng TV5, News 5, 1PH, 1 News online at offline or sa TV, manatili po kayo nakatutok para updated po kayo sa iba't ibang happenings, hindi lamang po ni Senator Pacquiao kundi ng iba't ibang mga kandidato sa pagkapangulo, mapanasyonal man, maging po sa mga local candidates. So muli, magandang hapon mga kapatid. Ako po si Mon Gualvez, live dito sa Negros Occidental. Magandang hapon.